thy name, those that thou readest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so I have also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Never pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Sabay, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Kami po yung pagpalain nyo sa inyong mga salita. Maaral namin, maintindihan namin ang value, Panginoon, ng unity at para sa progress, Panginoon, namin as a church, as individual, as even sa labas, Panginoon. I pray na maintindihan namin to Lord. Karoon kami ng pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. To the point na we will endeavor, Panginoon, na kami magka-unity ngayon. Again, minsan hindi madali. But pag nakita namin kung gaano ito, Lord, ito pala yung kailangan namin. At ito yung nakakalugod sa inyo. So therefore, kami po yung mag-effort, Panginoon, mag-strive, maring mag-united sa iisang purpose, Panginoon. That is paglingkuran kayo, glorify kayo, Panginoon. Nilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapo na po. Good morning sa lahat. Good morning. Title po nito is Unity as Agent of Progress. Unity as Agent of Progress. So, alam niyo yung isang agent? Ngayon, usong-uso yan eh. Pag-usapan na yung sabi ng agent kasi sinong ahente dito? Yan ang uso nung dati hindi ko maintindi. Anong ahente? And then yung sabay naman nung aking nag-aaral, siguro high school yun. Yan ang sabi dun, napag-aaralan namin sa chemistry yata yun. Mga agent din na, alam niyo yung ano? Ano yung nagpapahinog sa mga putas? Kalburo. In general, ang tawag sa kanila? Mga enzymes ata, di ba? Ano yung enzymes? Sila yung, saan mo kikita yan? Ah, mga galing. Wala, sige siya eh. Ha? Saan nakikita yun? Paano nahihinog? Kaya po, pinag-uusapan namin yung mga saging eh. Tayo ba yun, di? Paano ano? Mangga pala, no? Mangga. Paano nahihinog? So, hindi nila ako sumabat sa usapan nila. Eh, sabi kasi ni Daddy, totoo siguro yun. Yung mangga daw, pag pinitas ng hinog na matamis. Pero pag pinahinog sa kalburo yan or sa in transit, hindi matamis. Hindi ko alam exactly yung ano doon. Pero ang alam ko yung enzymes po, nasa loob din yan eh. Kaya yung iba, kaya nga mga galing yung mga yun, yung mga saaging, tinatransport nila, green pa. Harvest na yan. Basta yung laki niya, sapat na. Pero kahit di pa dilaw yun, tatransport na yun, package na yun. Kasi alam nila, nasa loob ng enzymes doon, maghihinog na yan. Pagdating mo sa market yan, hinog na. Okay, init. Pero actually, may chemicals po dyan eh. Kaya yung pinutukoy natin ngayon, yung mga enzymes, ang tawag dyan, para sila yung agent. Sila yung nagpapahinog. Ng, ano, kasi andun na lahat ng kailangan eh. Paano maihinog yun? Eh, inalis muna sa ano, meron pa silang mga, ano, doon, agent nga. At, ang pangalawang sample natin ng agent, baka matadyakan yung, ano, yung mga nagbebenta, di ba? Yan ang madalas kayo. Ahente, hindi masama yun. No? Kasi nga, ganito po yan. Yung property, andyan lang. So, hindi sila tinatawag na seller. Kasi nga,
malakihan eh. So, ang ginagawa nun, hindi mabibenta yun kung wala sila. Sila yung maghahanap, hindi madali ang trabaho niya kasi nga hindi lahat na may pera bibili at hindi lahat ng walang pera ay hindi bibili. Ganun yan. So, sila yung mag-enable ngayon, di ba? Kinig ba kayo? Para sila ay makabenta. Okay? So, either yun nga, i-encourage na iba, pwede ka nang mangutang, o sige, uy, nakabenta ako kahit walang pera. Eh, kasi tinuruan mo siya kung paano. So, kaya ang tawag natin yung agent, siya yung nagpo-push. Ganyan po yan. Kaya may another, sikat na naman na meaning yung agent saan? Yung mga James Bond, mga ganyan. Kasi sila yung minsan, kahit isa lang sila, dalawa, malaki yung ginagawa nila kasi nga, ano sila eh, trained. And then sila yung nag, ganun lang agent, ibig sabihin. Basahin ko nga yung ano. Wala kasi yung outline ngayon eh. May outline ako, sorry. Pero hindi sa planadong katulad ng iba. Sabi dito, dictionary, sabi dyan, one that acts or exerts power. Diba? So, pwede rin, diba? Siya yung kumikilos, and then siya yung nag-push, nag-exert ng power. Something that produces or capable of producing an effect. Especially yun, yung effect. Ngayon gusto yung pagbigay din natin. Ngayon, kasi medyo malalalim tayo mga bata. Pero kaya nyo yan. So kaya ang, again, ang topic natin, unity as agent of progress. Pag walang unity, supposedly, kunwari, kahit sa isang kumpanya, kahit sa isang bahay, anong kailangan ma-accomplish ng isang pamilya? Sige nga. Sagot. As a family, anong kailangan niyo ma-accomplish? Ano po? Ano po? Hindi, yun nga yung gagawin niyo dapat para magawa niyo kung anong dapat niyo gawin. Ano yung pinaka-goal niyo as a family? Mag-produce ng... Yan, kaya yung pamilyang walang anak, medyo, ano, hirap eh. No? Parang, ano tayo nabubuhay? Parang ganun lang yun eh. Hirap. Nagbubuo ng isang planos na nabuhay. Tapos? Para magka-progress yung magtatagumpay sa isang... Pagplano mo na bago... Ano gawin, po yung goal? Ano po yung goal nyo? Ano, anong gagawin? Yung business. Magbubuo ng plano sa business tapos pag-usapan. Sa asawa, pag-usapan. Okay, medyo tama naman yan, kuya. Pero yung mas, ano pa doon, yung end goal, bago, bakit mag-business? Para kumita, para yung mga, especially, kinabukasan ng pamilya, especially yung mga bata, ganyan po yan eh. Pero of course, ano na rin tayo, as family, may ina-accomplish tayo. For example, lalo yung tatay, kasi ano ka na eh, nasa edad ka na, na ikaw na nag, yun nga, ikaw na ahente ng ano man yan. So yung iba ngayon, kasi kadamihan, kaya mahirap yung tanong na yan eh. Kasi iba ngayon talaga, sa totoo lang, nabubuhay lang, nagtatrabaho para sarili. Okay? Para kumain, magsaya, yun na. Ang babaw nun. May kinig ba kayo mga bata? So ano nga yung, ano nyo dapat, mas goal. So, wala pa tayo spiritual ha, dito lang muna sa mundo. So dapat, for example, kaya nga nagbaplano kayo, nag-aaral kayo mabuti, dapat, ang gusto nyo ma-accomplish, maka-contribute kayo na sa community. Hindi pa ganun kalalim yun, mababaw pa rin yun. Basta mas mababaw yung pang sarili lang, kumain ka lang, mabuhay, mag-enjoy. Yung next level doon, at least maka-contribute ka sa community. Ibig sabihin, kung ikaw ay, ano bang maganda trabaho? Ang mga trabaho nyo, teacher. O, para turuan ang next generation. Pero, ba't mga tinuturuan yung next generation para turuan? Hindi lang eh. Yan nga, yung natin, progress. Sa isang community, ang pangit naman, dumiin ang mga ganyan, ha? Nasisira. Iba, lalong bumabaho, lalong pumapangit, nawawala ng tao, nasisira. Hindi ganun. Yun ang kabaliktaran nun. So, kung gusto natin, okay, sa, ano mo lang, sa libutan muna. So, gusto natin, for example, San Mateo, anong gusto natin mangyari dito? After 100 years, 50 years. Umunlad. Ano isa bilang pag-unlad? Maayos, ano nga? Describe maayos. Malinis, napanitili yung mga tao doon. Malusog, mahaba ang buhay. May tabaw, may hanap buhay in the future. Ano pa?
Madalas ay hindi, mas maraming tao, ganun. Na, quality of life is maayos-ayos naman. Hindi marami nga, nag-arambula naman, babaho naman, hindi ganun. So natin, San Mateo, makita natin, maunlad, at maayos yung buhay. Okay? So, next level na naman tayo. Ano yan? Itataas pa ba doon? Siyempre. Dahil alam natin, spiritual na tayo ngayon, dahil alam naman natin, lahat o iiwan natin. Okay? So, wag naman natin babuyin to. Okay? Kahit iiwan natin to, hindi mo alam, ang goal nga natin, maligtas yung mga tao, and then, i-glorify natin ng Diyos. Yun ang nasabi ko na. Yun ang pinaka, ano natin. Kaya sa family, balik tayo sa family, i-raise nyo ngayon yung anak nyo na naglilingkod sa Diyos. Yun yun. Tara sila, ganun din yung mga anak, apo nyo, naglilingkod ng maayos sa Diyos. Okay? In a generic term. Kaya, ano tayo sa agent? So, ano yung papel natin ngayon doon? Pag sinabing agent ka, ikaw yung magsisimula nun. Ikaw yung gagamitin ng Diyos para ma-accomplish yun. Yung mga gandang bagay dyan. Ngayon, pero, ang kaya topic natin ngayon, unity as the agent for progress. Ibig sabihin pala, pag walang unity, madali bang mag-progress? Alam na natin, hindi, kahit sa sanlibutan, lagi yan. Unity, unity. Diba, yung politiko nga, ginamit yan na, ano, diba? Tagline nila. Kasi, alam natin kailangan. So, pero, ito po again, pangalawa na punta sa ating series about unity and strife. So, goal natin, of course, sa church, magkaroon ng unity at maayos. Amen? Isa-isa natin, walang away sana hanggat maaari. Kung may away man, madaling ma-resolve. At pag na-resolve, may closure na tinatawag sa English. Ano sa Tagalog yun? Sabihin, may solusyon, mayroon tayong paglalagyan. Hindi natin babalikan ulit yun. Okay? Yan. So, natapos natin last time yung unity in Christ. Okay? So, dapat nagkakaisa tayo sa Panginoon. Okay? Again, mababawi natin sa company, dapat magkaisa. Ano bang goal ng company? Kumita. Okay? Hindi rin masama yun. Again, kung may another silang goal after kumita, nakaka-contribute sila sa community. Kaya marami pong business ngayon, walang kwenta eh. Katulad niya ngayon, showbiz. So, in a way, sana maganda. Entertainment daw, di ba? Yung problema, yun nga, sila yung mga buisit ngayon, sila yung nakakasira. Dahil sa daming yung nag-accumulate sila ng power kasi sila yung nakikita lagi. So, sinisira nila yung moral ng tao ngayon. So, dapat, ano lang yan eh, sabi nga sa nung pandemic, non-essential yan eh. Dapat, may pelikula o wala, buhay naman tayo, tama? So, ngayon, focus tayo sa mga mas importante. Na, ano yung mga company may silbi talaga? Essential. No, telco. Kaya isa yan, telco, ano ba? Siyempre, food, manufacturing, power, water, sa so, kilalaman sa food and shelter. Yan yung basic kasi natin eh. Ha? Infrastructure. Okay? So, yan po yan. Maintenance ng buhay ng tao. Okay? Yan mga essential. So, dapat may unity tayo. Example. Ano yung mga example natin sa infrastructure na importante? Sa tubig lang. Kailan lang, inaano ko yung sa China daw, ang daming nagutom dahil nauhutas. At the same time, maraming binaha. Kasi meron yung China kasi loko-loko to eh. Sobrang lakas nila, hindi nila na-focus sa tama. Ngayon, ganun, in a way, ganun din ang Pilipinas. Kaya China kasi dahil magandang example kasi inano sila eh, nasa peak sila ng sabi natin tagumpay eh. So what happened dun sa, basta gumawa sila ng dam, sobrang laki, nasobrahan naman. So nung nag-fail, may binaha. Pag hindi naman nag-fail, walang binabaha, yung iba naman, nagda-dry. Kasi yung natural na dating dinadaluyan ng tubig, sila yung namili. O, diyan, walang dadaloy dyan, ha, dito lang. Ganun din, tapos yung Pfizer naman, nabanggit ko lang kasi ganun din pala yung style niyan. Yung Pfizer ay nagbebenta ng, umunlad sila sa formula milk, pero isa sa mga ngayon, halos lahat, Pfizer tuloy, sorry, Nestle. Nestle. So may mga time na ganun din, may mga dineprive silang tao ng tubig na malinis, sabay binentahan nila ng malinis na tubig. Galing, di ba?
So yung mga tao may tubig talaga, kaso nung kinuntun nila yung tubig, wala na silang tubig kung meron man konti or di malinis. O di binenta niya ng malinis. O di ba nakatulong kami sa community? Nakatulong ba sila? In a way, hindi, sa mayayaman tsaka sa sarili nila. Gusto ko sabihin niya kasi kailangan naka-align tayo sa gusto ng Diyos. Hindi ibig sabihin nakakonti ka, umamang ka, okay ka na. Okay? Kaya nga, ayan. So, dapat tayo, may unity tayo sa ano ngayon ang goal ng church. Ulitin lang natin. Ulit-ulit. Kasi manabanggit natin, community, ano po yan? Nandito lang yan. Importante lagi yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, pag nagtagumpay ito, puto, imagine nyo, kahit pag-aralan nyo, ano yung mga bansa na umunlad, ano yung hindi? Ano yung mga nasirang bansa? Madalas sa hindi, may kinalaman lagi yan dito. Maniwala kayo sa hindi. Pag tinanggihan nila yung gospel, bagsak. Pag tinanggap nila, unlad. Tapos maunlad na sila, inayawan na nila, bagsak na naman. Kaya ako po, hindi ako mahilig sa history dati. Ngayon, nahilig ako eh. Kasi nakita ko, totoo. At ganun din sa Bible. So, naintindihan, medyo kalat-kalat ako ngayon ha. Pero, ayun yan. Kaya, balik muna tayo dito sa last time. Dapat united tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ibig sabihin, basta united, united na. May mga bagay na hindi ka pwedeng i-unite. Diba? Katulad na sabi sa ating memory verse, pwede bang unite yung darkness sa light? Hindi, dapat united. Eh, paano nga? Malabo. Kaya nabanggit na yung mga bakla kanina. O, hindi, tao rin kami. Kaya tanggapin nyo na kami. Okay? Hindi nga kayo hindi nyo nga tanggapin sarili nyo. Hindi rin kayo tanggap ng Diyos. Bakit naman kaya natanggapin? So, malaking kalokohan, kalituhan yan. Okay? So, dapat isipin din natin, anong klaseng unity ang dapat meron tayo at saan? For what purpose? Kaya last time, nakita natin, in Christ tayo dapat nagkakaisa, lalo sa church, para maligtas maraming tao, hanggat saan nga lahat, eh, kaso hindi eh. May will tayo, iba, hindi pipili ng Diyos. Kaya lang natin, yung mga gusto, may influence natin, madadala ng mga akay natin sa Panginoon, gawin natin. And then, nakita natin exhortations to unity. Ibig sabihin, punong-puno po yung Bible ng mag-unite kayo. Mamaya, meron ulit. So, sa 1 Corinthians 1:10, sabi doon, "Now I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and there be no divisions among you. But that ye be perfectly joined together in the same mind and the same judgment." So again, di sa lahat ng bagay. Pero yung mga importante, may kinalaman sa gawain, importante, doon tayo magkaisa. Ang hirap naman nung yung church ay nagkakaisa. Ano ba tayo? Soul winning o ano na? Calvinist. Oh, gusto ng Calvinist, gusto nyo, kayo, kami. Kami, gusto namin NIV, kayo, King James. Ang daming ganyan ngayon. So, hindi tama. Hindi talaga. Biro yung sinabi nila. Sinabi ba ng Diyos yan? Kami, hindi. O, kasama kami. Hindi kayo magkakaisa. Okay, kaya tayo, King James tayo. Isa lang sinabi ng Diyos at hindi magka-conflict. And then, marami pa po yan sa 2 Corinthians, Ephesians, Philippians. Nabasa natin. And then finally, natapos tayo sa 1 Peter 3:8. Sabi, be of one mind. Okay? So ngayon naman, dito tayo sa mga bagay na yung sa ating topic ngayon. Paano mo nasabing ang unity ay importante kasi walang progreso pag walang unity? Eh, imagine mo na lang, kunwari, gagawa ng parang Tower of Babel. Alam niyo na ba yung kwento nun? So, magaling sila, may resources sila, may goal, may leader. Kasi, gawin natin to, nakakagawa na sila. Taas na nang nagagawa nila eh. Kaso, kinonfuse sila ng Diyos. So, nung na-confuse yung language sila, hindi na sila magkakausap-usap. Ano, ganun? So, wala nang unity kasi walang uniting mating language sa kanila nung time na yun. So, nagkagulo sila. Magandang example yun. So, sa atin ngayon, ganun din. Dapat meron tayong unity at endeavor. Mag-endeavor tayo lagi may unity. So, yung tayong example dito sa Isaiah,
11. So background ulit, no? So alam niyo po ba yung Israel, dating isang kingdom, United Kingdom, isa lang nila. Later na divide. Talanan ng mga Israelites, especially si Solomon, loko-loko, tsaka mga Diyos-Diyosan, mga asawa niya kasi napakarami, nahati sila, di ba? Pero isa sa mga sinabi ni Isaiah, para sila magkaisa. Okay, basa nyo. Ready, go. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex him. Okay, point number one, para magkada ng unity. Kaya naman walang unity minsan, natulad sa magkapatid. Inutusan niyo yung magkapatid. O, sige. Yung malit niyong kapatid, bantayan niyo yan. Hindi yan mabukulan, hindi yan masaktan. At pagdating namin, may sinaing na. Malinis na yung place. Okay? Yan lang, madali lang. Simple lang, di ba? So, paano pag nag-away yan? Ako na naman maghuhugas. Ikaw, buti ka pa. Ganyan lang. Isa yan, no? Envy. Inggitan. Walang unity pag inggitan. Nasabihin nung isa, ganun na, kainggit naman siya, siya yung ganyan-ganyan, siya yung, ano bang kinakainggitan nyo? Ha? Paborito daw, siya yung nabigyan ng ganyan, di ako. Yan, alam yung mga anak namin, ganun. Gusto nyo, lahat kayo, may cellphone. Ano yun? Butas ang bulsa ni Pastor, ni Tatay. Hindi ka lang marunong pa. Diba? So ngayon, hindi magkakaisa yan pag may envy. Kaya yung dito, yung context dito, sabi dyan, isang araw daw, isa sa mga mangyayari para magkaisa ulit yan. Ano dapat? Yung envy, dapat maalis yan. Amen? Amen. So ngayon, medyo malalim kasi ito eh, pero obviously, hindi yung physical nation na Israel, hindi po hindi nangyari na yan. Okay, hindi na nangyari yan. Yung Israel ngayon, iba yan. Bogus yan. Pero, tinapisay dito na magkakaisa yan, pero kasi yung envy nila mawawala. Paano kaya mawawala yan? Kung binabasa niyo po yung Bible, di ba? Tatawa kayo sa Judges pala, magpapatayan na. Kasi sabi ba naman yung kay Gideon, tsaka yung kay Jephthah, di ba? Ba't di nyo kami tinawag? Sabi nyo, nanalo kayo. Inggitan na kasi bida yung isa eh. Kasi nanalo sila, tapos di mo kami. Magpapatayan na. Ganyan po yung style na yan. Wala talaga unity. Kasi nga, nung naging hari naman si David, bakit katribo nyo? Ba't hindi katribo namin? Eh dati, Ephraim eh. Si ano, diba? Si Ephraim? Joshua. Tapos sa panahon naman ni Saul, sino yun? Anong tribe yun? Benjamin naman. So, ganyan yun eh. Parang Pilipino din. Nung si Duterte, Dabao dapat, taga Maynila ang presidente. Hindi eh. Diba? Ngayon, Ilocos na naman. Yan. So, mayroong mga ganyang hidwaan pag nag-iinggitan. At pag iinggitan, walang progreso. Kaya ang prophecy, later daw, yung inggita na yan, mawawala. At pag nawala daw yun, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex him. So magkakasundo na sila. Wala nang away kasi wala na rin yung kalaban nila. Wala na rin inggitan. So tandaan nyo yan, point number one, yung inggit, alisin nyo yan. Eh paano maalis yung pastor? Eh, naiinggit nga ako eh. Ano example lang dito? Katuloy, may nabigyan ng sapatos. May nag-decide doon. Galangin may authority. Siya may, kung gusto niya eh, gusto mo, ikaw, di nagbigay ka rin. Kung wala, pakabait ka, what? Tabaho pa. Amen? Yung mga kakainggitan mo yung isa, hindi nang pwedeng lahat meron lagi. Tsaka hindi ko yung obligasyon yun sa inyo, meron lang blessing yung isa, no? Iba naman, ganun. Meron actually tayong, yan, tingnan nyo sa ating history, parang dalawa na eh, about envy. Kaya hindi ko na uulitin, basta yung envy na yan, yung inggitan, nakakasira yan sa unity natin. Alisin nyo,
i-deal nyo. Pag naiinggit ka, tanong mo sarili mo, bakit ka naiinggit? Tama ba to? Eh, alam natin hindi. I-deal mo. Eh, naiinggit nga kasi siya may... Lahat ng bagay, hindi pwedeng pare-pareho tayo, hindi tayo komunista. At ang komunista, hindi na rin komunista ngayon, alam nyo ba yun? Oo. So again, abangan nyo yung ating, ano dyan, government. Human and divided government. Sana maintindihan nyo after nun, yung seminar na yun, na importante sa government na maging maayos para yung mga nasa kupan ay maayos din yung buhay tuloy-tuloy. Okay, next is gusto ko lang banggitin, siyempre dapat maayos din yung leadership kasi para walang inggitan, maayos din yung policy tsaka yung pagpapatakbo. Pero yun nga, hindi mo maibabalance yan ng balance na balance eh. So, pero may dahilan din. So, yung mga maayos na organization, kahit pamilya, o ba't binilan yung isa ng cellphone, yung isa hindi, kasi siya na yung kaya niya na i-handle yun. So, yun. Ang kailangan lang knowledge, bakit siya ganun. Kailangan nyo intindihin. Okay? Ba't isa lang ang binili? Eh, nga maya, katulad ng bike namin, dinahalis na gamit. Sinong gusto ng bike? Parapol na kaya natin yan. Hindi, joke lang. So, yun din ang dahilan minsan, hindi laging bili ng bili kahit meron, kasi minsan hindi na ano. Maraming dahilan, okay? So, yun lang, huwag kayong maingit, huwag ingitin. Nakailan minsan po ako? Ano po? 30 yun palang palalam sa akin, Stephen, gagamitin ko yung timer yung cellphone mo next time. Yung tanong ng tanong. So ngayon, nabanggit ko kanina yung gobyerno din. Ang talagang dapat magkaroon una ng pagkakaisa, bago magkaisa yung buong ano man yung organization, sino dapat yung mauna? Sa bahay, sino dapat mauna na may pagkakaisa? Yung mga leader, yung nanay, yung tatay. Ngayon, yung nanay, tatay, na nakikita kayo ng mga anak nyo, puro away kayo, parang hindi nyo alam kung sinong leader sa inyo, papataasan pa kayo, malilito yan. So, kaya dapat, ang mauna, yung leader. Kaya pakibasa po dito, ready, go. The watchman shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye, then the Lord shall bring against Zion. Okay, so medyo mayroon ni Isaiah, no? Kasi yung Isaiah kalat-kalat yan eh. Pero ang sinasabi dito, ano yung watchman? Watchman. Ito ba yung may mga watch? Ayan, ito yung mga naatasan po na nag-oversee actually. So, mga leader po yan. Okay? Doon minsan may naatasan na, oh, tingnan mo nga to, parang referee. Pero still, sa isang game, sa yung mausunod doon, di ba? Kaya sabi nito, the watchman shall lift up the voice. Ano yung the voice? With the voice together shall they sing. For they shall see eye to eye. Ano yung eye to eye? Yung dating ganyan eh, no? Pero... sa amin, sa ngayon kasi online eh, no? Pero pwede naman kami mag... video conference. Pero sinasabi sa amin, maganda magkakasama tayo dito para nagkakita. In a way, tama din naman. Lalo na pag hindi kayo nagkakaintindi, tawagan lang kayo, di ba? So maganda, nakikita kayo. Yun yung sabihin nito. Yung mga leader na hindi na nag-uusap, kaya minsan yung mga leader nag-schedule ng meeting, di ba? Puro meeting yan eh. Tapos pupunta doon. Yung sabihin na, nang sinisimbolize, no, magkakaisa yung buong bansa. Ay, bansa nito, bahal sa pag nag-meet yan, dalawang leader, inaasahan natin may ma-accomplish silang maayos, 'di ba? Magkaintindihan sila, hindi yung sulatan sila, text lang sila, tawag. Okay? So, gusto ko yung point dito, una dapat magkaroon ng unity is mga leader. Okay, dapat yung mga leader meron pong pagkakaunawaan. So, again, sa bahay, yung mag-asawa, ayusin niyo yung problema niyo. Hindi yung anong klaseng bahay ito, naalala niyo ba yung kwento ni Pastor na naman 'to, sabi niya. Sabi niya, yung isang bata daw, hindi magaling sa klase. Okay? Takang-taka siya, matalino naman to, pero ba't, ano? So, ngayon, o bakit ba dati magaling ka ngayon? Hindi.
Ano, hindi ka makasunod sa klase ngayon. Saan ka ba nakatira? Sabi niya. Kasi concern yung teacher eh. Saan ka ba nakatira? Doon po sa impyerno. Nagulat yung teacher. Bira naman ito. O sige nga, puntahan mo nga yung bahay niya. So alam niya, hindi yung impyerno. Ipinuntahan niya. Paano nang impyerno? So di pagdating ng teacher doon, nagbabatuan na yung nanay tatay. Sabi nung tatay sa asawa niya, "Oy, demonyita! Nakaloko na, ganyan, nagmumula na, ganyan." Tapos sabi naman ng nanay sa tatay, "Ikaw, demonyo ka!" Ganyan. Sabi ng nanay, "Makalayas na nga sa impyerno ng bahay na to." Kaya pala yung anak, gano'n. Medyo joke lang yan, pero still, kung sabi, pag hindi kayo nagkakaisa, ano na mangyari sa anak nyo? Maintindihan ba? Sila yung pinaka-apektado dyan. Kaya nga, sabi ko kay Kuya Jun kanina, hindi madali maging tatay, di ba? Ikaw na yung tabaw, ikaw yung magtuturo. Pag may yung anak mo, nagka-ano pa dyan, mapatawag ka ba din, nakakahiya. Iniisip mo lagi yung anak mo, ano mangyayari sa anak ko, tatalino ba to? Magiging malapit sa Diyos o hindi? Hirap, di ba? Kaya minsan yung mga lalaki, ganun din. Ano nangyayari? Pag sumuko na sila, responsibility nila, ganyan na lang yan. Ah, lunurin ko yung aking problema. Kasi malulunod, di ba? Malulunod ba yun? Ikaw malulunod dyan. Baba ko, parang nakita ko na naman sa newsfeed ko. Itong mga ano talaga eh, nasabi pa naman nung... Sabi nung asawang babae doon sa lalaki, "Eh, magkano ba talaga sweldo mo?" Sabi nung lalaki, $500 a day. Okay na rin yan, di ba? Kasi tanong nung babae, "Paano ka nakabili ng isang case ng Red Doors?" Patawa lang siya, pero totoo, di ba? Wala kang pera, pero nakabili ka ng ganyan. Kasi nang hina yung lalaki, walang karakter. Okay? Kaya gusto ko sabihin, para magkaroon ng maayos mong bahay, amen? Maganda naman sa Panginoon, pwede tayong i-repair, eh, amen? Amen. Dati kang hindi maayos, magpaayos ka sa Diyos. Ngayon, lalo na pag head of the family ka, nanay, tatay, especially tatay. Ang hirap ng pamilya na walang stability. Kaya pag nag-solve winning tayo, minsan salamat na nga lang sa biyaya ng Panginoon. Kahit paano, boy. Di ba, ibang pamilya, minsan magulat ka pa, yung matalino yung anak, kahit yung magulang, pabaya. Di ba, nagpasalamat na tayo sa Panginoon. Kaya nga, ganun pa rin ang solution natin eh. Sana makapunta sa church to, kasayang naman. Amen? Amen. So, pero yan, kayo, mga bata naman, magbubuo kayo ng pamilya later. Sana, alam nyo gagawin nyo, una, ilapit nyo sa Diyos. Pangalawa, may unity. Eh, kasi yung asawa ko, ganyan eh. Ba't ito, sabi ko sa mga lalaki, ha? Bilang tayo nga yung ano eh, ruler dapat. Wala ka dapat ibang sisihin. Kahit ano pa yan, di ba, ang hina ng anak ng, ang hina ng utak ng anak ko eh. Kasi nung sisihin mo, Diyos. Asawa ko, ayaw sumunod eh. Ikaw nga yung papasunod eh. Kaya hindi madali maging lalaki. Matalino ka, matibay, mahal mo ang salita ng Diyos, at malapit ka sa Diyos. Kasi pag talagang di mo na kaya at maraming panahon, di mo kakayanin yan eh. Hihingin mo ngayon sa Diyos yan. Di mo kaya yan. Lagi niya sabi sa inyo, sabi ko sa inyo, mamili ka ng babaeng godly, kaso nga, wala rin perfect na ano, babae, di ba? O, paano yan? So, tatabuhin mo yan. Eh, yung andyan na talaga yan. Sabi sa Bible, hindi mo rin dapat iwanan yan. So, gagawin mo. Humingi ka ng lakas sa Diyos, ng talino, para malid mo yung pamilya mo. Amen? Nakikinig kayo? Ngayon, yung mga bata pa, mayroon kayong chance, pag-pray nyo na, aralin nyo sa ngayon pa lang. I-observe nyo yung mga maayos na pamilya. May unity yan una. Tingnan mo. Kahit yung babae, minsan ayaw na sumunod kay tatay. Eh, tatay siya eh. Yung lalaki naman, ayaw sumunod ng ano man yan, pero kailangan mo i-lead, mahalin mo pa rin, Ephesians 5, amen? Mahalin mo, tulad na isang mahal mong bata, minsan makulit, pero pagtsatsagaan mo, ganun po yan. Bandang huli, magkakaroon ng unity para sa kanilang pamilya. At pag nag-united sila, ano, magkakaroon ng progreso yan. Kahit pa paano iba, hindi umaman, pero makikita mo yung anak nila,
pag ganun, at least naitanim mo sa ganun. Parang Psalms 27 naman, 127. Tutudlaan mo yan eh. Kung saan mo gusto yung anak mo, saan mo itutudla? Ano ba yung anak ko, tudla? Sabi ni Pastor, tudla. So, doon mo papuntahin sa maayos. Okay? So, pag-aralin mo, suportahan mo, diba? Gawin mo yung pamilya nyo maayos para yung mga anak nyo masaya at hindi sila parang, ano, ang tawag sa mga pariwara. Tsaka naalala ko yung mga imo. Ano yung imo? May problema sa bayan. Ganun yun. So, ganyan tawa ng pera, tulungan natin kaya natin. Pero ganyan nangyayari sa mga bata pag walang direction yung buhay nila. Okay, so the watchman. Tuloy natin. So, may unity pag walang envy, yung mga leader ay nagkakaisa. And then another point po sa Jeremiah. Paano magkakaroon ng unity? Okay, basa niyo po. Ready, go. In those days and in that time, saith the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping, they shall go and seek the Lord their God. Okay, so sinabi niyo, magkakaisa sila later, di ba? Pero ano daw yung isa sa mga dapat nilang gawin? Dinescribe sila as? Anong ginagawa nila? Na kailangan, parang kanina, sabi natin gano'n, nagkasala kung sino, tatay, nanay, anak. Ano dapat gawin natin para ma-restore po yung pagkakaisa ng mga sa pamilya, kung saan man yan, sa company? Ano po? Anong ginawa nila? Seek the Lord. Pero yung nabanggit dyan is, dali ah. Wala ako. Sabi dyan, going and weeping. So, kailangan umiyak. O, hindi, iyak lang. Okay, alam natin po yan pag godly sorrow, sabi sa 2 Corinthians. For godly sorrow, sabi doon, work it. Limutan ko, kanina ko lang bina. Ito, pakibasa nyo po na sa Hosea 1. Ready, go. Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land, for great shall be the day of Jezreel. Okay, so ganun din. So ito yung gustong makita. The future, ito yung unity na gusto natin magkaroon. Amen? Sila, ganun po yung ano nila. Nung simulang nahati sila, ang mga prophecy talaga nung kailan sila mababalik kasi magkakapatid kayo. Okay, isang Diyos nyo, dapat. So kaya yung mga prophecy po, isa yan sa mga common theme, sila yung magkakaisa ulit. Nangyari naman in a way yan, pero hindi totally. So later nangyari yan talaga sa mga Kristiyano actually. And then later pa, sa millennium na. Anyway, sabi sa 2 Corinthians 7:10, sabi diyan, for godly sorrow worketh patience. Sorry. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Kaya sabi diyan, nagkakaisa sila, di ba? Pero sabi kanina sa ating naunang text, Jeremiah, sabi diyan, they and the children of Judah together going and weeping. Okay? Bakit sila umiiyak? Nanood sila ng drama? Hindi. Ganito pa yung pag ikaw ay nalaman mo yung pagkakamali mo sa Diyos. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. Isa sa mga gagawin mo talaga yan. Nandun yung repentance. Pero iiyak ka talaga kasi nalaman mo, kaya wala kayo palang unity. Ano? Kasi sarili-sarili kayo eh. Mayabang kayo lahat. Parang nangyayari sa kanila. So kaya isa yun sa mga kailangan din natin, point natin ngayon, gusto yung magkaroon ng unity. Gusto natin, kaso, paano nga yung mga nangyaring the past na
yabangan, mga problema, kasalanan, anong gagawin natin dyan? Mga katulad, mag-asawa na lang. Balik tayo sa mag-asawa. Na eh, nagkaroon ng problema. Ano nangyayari sa mga asawa? Nuhari na lang, nagmabae yung lalaki. Matindi yun, di ba? So, siraya, madalas ay hindi, di ba? Mga artista, sinusundan nyo ngayon. Ganun yun, parang naalala ko yung isa, ganun. Pogi, maganda, ng babae isa. Ang tanong, ano ba dapat gawin doon? Pag ng babae yung lalaki. Okay, huwag niyong gagawin. Pero, tama ba na maghiwalay na sila? Magsama na kayo eh, magkasal kayo. Through, sabi doon sa sinasabi, kasal? Through sickness and health. For better or for worse. Ano ba? For richer or poorer. Ano pa isa? Ay, nakalimutan tayo. Basta yun. Ngayon, obviously, masama yun. Hindi tama yun. Kaya nga alagaan yung relasyon natin. Amen? Amen. Alam mo naman, sino ba normal na babae na okay lang sa i-share yung kanyang asawa? Mga siraulo yun. Mga showbiz. Ganun yun. Yung mga normal na tao, hindi mo share asawa mo, di ba? So alam mo na kasi, pero ang gusto ko sabihin dito, pag nagkasala, okay, eh nag-sorry na, talaga nagbago. Anong gagawin natin? Kaya yan, kung nakakita ko may, alam niyo may kwentong ganyan, iyakan po yan. Kasi may kasalanan ginawa eh, alam ka namang, okay, sorry, o iwanan ko siya. Wala man lang pag-isising maayos. Hindi ka man lang umiyak sa kasalanan mo. So kaya po yan, kung gusto nyo ma-restore yung unity po sa bahay, pagsisihan talaga. Yung totoo, yung talagang makikita nung nagkasala ka doon sa partner mo, for example, kita niya, alam niya, nag-sorry ka talaga. Amen? Yun yun, alam niyo, ma-unite ulit yan. Kasi magkakaitindihan naman kayo, ganun talaga eh. So sorry na, hindi niya ito gagawin. So magbabalik yung unity. Pero unless na mayroong ganyan, wala po yan. Babalik at babalik yan. Diba? Sabi mo, mahal mo ako. Hindi naman eh. Ano ba kayong sinin mo? Mahal. Nagpalit mo nga ako eh. Diba? So kung ano man yan, yung bata naman. Ganun din. No? Sige, pag-aaralin kita, mag-aaral ka mabuti ha. Huwag mong papabaunan kita. Magbubulakbol ka lang. Pag nasira yung tiwala ng tatay mo sa'yo, anong gagawin mo? Wala na yung tiwala. O, paano yan? Wala na, hindi ka na mag-aaral, ganun? Ganun din. I-restore my relationship by repentance. Amen? Di ata kayo kumbinsedo eh. Actually, isa sa mga mahirap actually sa atin, no? Kaya napansin ko po yung ibang pastor, ginagawa ganito na lang. Ngayon, nagkaaway yung dalawa. O, sige, huwag na kayo mag-usap. Pwede naman eh, di ba? Buo pa rin yung church. Kaso, tanong, may unity ba yun? Kukulo ng kukulo yan. Yan yung napansin ko sa iba eh. O, basta ako yung pastor nyo, kayo yung member, kahit kayo, wala kayo unity, basta kayo united sa akin. Parang ganun nangyayari. Hindi gusto ng Diyos ng ganun. Kaya, mahirap man yan, kailangan natin gawin. Amen? Kung may kasalanan ka sa isa, magkaroon ka ng contrite spirit na tinatawag. Pagsisihan mo yan. Para ma-restore. Kausapin mo siya. Eh, madalas nga sa church, kaya nga sinabi ko lagi sa inyo, may sa church kayo nagkasala, sino yung una dapat niyang kausapin bukod sa Panginoon? Di ba? Eh, ako ayoko nga sanang ganyan, pero wala eh, ganun eh. Alam ko, package deal to eh. Nung pastor ako, kahit ayoko pa niya, kailangan. Ganito yan. Madali kang ma-restore pag kausapin yung pastor. Siya yung makakalam kung anong dapat mong gawin at hindi. Kung talagang didisiplinahin ka, siya rin yung mag-decide. Hindi okay na. Hindi yung walang contrition. Ano naman contrition na tinatawag? Yun, maraming dito, going and weeping, they shall go and seek the Lord their God. Nakita niyo yun? So, hinanap nilang Panginoon, pero iyak sila kasi nagkamali sila. Kita natin talaga na ayaw na nila doon sa ginawa nilang mali. And after that, actually, ang context nga dito, magkakaisa na sila. Yun ang maganda. And then, magkakaroon ng progreso. So medyo may bahagyang naging fulfillment po yan ng panahon ni Zerubbabel. Talaga nagkaisa naman sila kahit paano na tayo nila yung temple tsaka yung gate.
okay na rin, di ba? Amen? Gusto nyo magkaroon ng progreso? Pag may problema, ayusin. Hindi pag bahala mong bahala, bahala na yan. Bahala lang ang pansinan. Nako, tataka ka, ba't itong ang dali naman gawin ito, mag-practice lang ng anong di magawa. Kasi yun pala, mayroon ng iringan. Di ba? Ang soul winning kayo doon. Oh. Hindi magkaisa kasi nagpapataasa na. Nakailang minsa po ako? Sorry. Okay, time pa ako ha. Dito naman tayo next. Ito po yung mga... So, ano yung agent doon sa progression? Siyempre, unity nga. So, alisin yung envy. Magkaisa yung mga leader. And then, of course, repentance or contrition. Ibig sabihin, talagang i-deal mo yung problema, kasalanan mo. And then, magkakaroon tayo. Ngayon, ano pa? Ano mangyayari ngayon? Ano yung picture ng unity? Sa John. Very famous John 10, no? Diyan sinabi yung kaligtasan natin, di nawawala. Ano mangyayari daw pag nagkakaisa tayo? Kasi panalangin ng Panginoon, mamaya babalik tayo sa John 17. Kaya sabi dito, paibasa po 15 and 16, ready, go. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And the other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ayun. So, pag tayo nagkaisa na, even yung mga hindi pa andito, so tayo, may mga iba tayong kapatid, wala naman dito sa church, okay lang, basta nagkakaisa tayo sa turo. Amen? Hindi yung, natuloyin kayong baptize, iba-iba yung tinuturo nyo. So, pero, dito, panalangin ito, sa lahat ng mananampalataya, okay, babalik tayo lang mamaya sa John 17, may sabi dito, as the Father knoweth me, even so, know I the Father, and I lay down my life for the sheep. So, focus tayo sa sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also must I bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, and one shepherd. So, ang problema, pag yung iba, kalat-kalat, kasi either naturuan ng mali, okay, or ayaw din sa tama minsan, tamad, kung ano man yan, ang hirap. Kaya po sa church, ha, pag inaral mo yung mga sentimento lagi ng mga church, ganun, gusto unity. Kaya iba naman, gustong ipilit naman. Mali naman yun. Ngayon, Catholic, yan ang isa sa mga active dyan. Eh. Gusto lahat ng Kristiyano dapat united. Hindi lang, pati Muslim. Alam natin sa panahon natin, imposible yun at hindi rin tama. So, kaya gusto na sabihin dito, later ito, later. Pag ang Panginoon ay kalooban na ng Panginoon na talagang posible na, mangyayari po yan talaga, ano na, sa millennium na. Tandaan niyo po yun. So, ano yung millennium? Ito yung time. Pinangako ng Diyos, darating siya ulit dito para unite tayo. Siyempre, yung mga kalaban talaga na ayaw sa Kanya, patayin po lahat yan. Wala kaysa hindi. May mga ganong tao eh. Kaya tayo, huwag tayo sa panahon natin ngayon, ang sistema minsan, tanggapin lahat. Kahit yung mga bakla, for example, so, mali yun. Paano nga magkakaisa, basto? Ayun. Later, yung mga ayaw makiisa sa Panginoon, papatayin yan. So, di ko masabi kung magiging masaya ako o hindi. Pero parang ganun na rin kasi kalooban ng Diyos yun eh. So, huwag kayo ngayon ha. Huwag kayo papatayin ng kahit sino. Pero later yan mangyayari. Kaya ang mangyayari dyan, ito yung goal natin. Yung mga sa Diyos, mapunta sa Diyos, maakay. Later, magkakaisa tayo ng gusto na. Kaya ang gusto kong point dito is huwag nyo ipilit. Okay? Later, in finality, lahat naman tayo magtitipon-tipon din. Huwag nyo ipilit sa ngayon. Even mga Baptist ngayon, gusto ko magkaisa. Good luck. Eh, iba nga, Calvinist eh. Tsaka hindi natin kailangan yan sa ngayon. Amen? Magkaisa lang tayo sa turo, sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin kailangan mag-isa ng katulad ng Catholic na may isang leader sa buong mundo. Hindi natin kailangan yun. Kaya kung tayo ay nag-a-team ng unity, darating yan. Yan lang gusto kong point dito. Darating yan. Ay, hintayin natin, gawin natin dapat natin gawin sa ngayon.
finally, magagather din tayo in one fold according to this verse. Then, balik tayo sa John 17, finally. Ang Panginoon na nagsabi nito, lahat ba ng tao makikipag-isa sa Panginoon? Dito sa mundong ito ngayon, hindi. Ang sabi dyan eh. Ito ah, andahan nyo po itong iba. Hindi nila alam to, kaya puro pontification lang sila eh. Pag may nakita ko, right, tayo, nagtuturo tayo ng tama, nakita nila, eh bakit sabi mo bangla, matayin? Eh sabi sa Bible eh, eh hindi tayo magkakaisan yan. O talaga. Kasi ito yung sabi ng Panginoon, hindi nila alam kasi ito eh. Ang tingin nila kay Jesus, kala nila, pwede nilang pandaran, pwede nilang imanipula. Okay? Kaya sabi nila, eh lahat tayo dapat nagkakaisa, lahat tayo mahalin natin, pati bakla or ganyan. Hindi. Ito ang sabi ng Panginoon, makibasa niya, ready, go. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent. Ayan, so gusto mong Panginoon talaga magkaisa tayo kagaya ng kung paano nagkakaisa ang anak sa ama, pero may naano ako dito eh. I pray not. Dali. Pinag-pray ba lang Panginoon lahat na magkaisa? Ano ba yun? I pray for them. Ang pinapanalangin ng Panginoon magkaisa, mga mananampalataya. Tandaan niyo po yan. Kaya hindi tayo pwede sabihin ng iba, ay, mali ka dyan kasi ina-echapuera yung ano. Dapat inclusive tayo. Tandaan niyo po yung term eh. Yan ang uso ngayon. Inclusive. Nako, ingat ka dyan. Huwag kang, oo, tama, dapat lahat. Hindi, lahat. Ang gusto nilang includes sa sarili ng mga banglanga. Inclusive tayo kahit sino ka pa. Pag nag-agree ka, taliwas sila sa iyo. Di kala ko ba inclusive kayo? Ganun lang kasimpleng bagsak yun eh. Itong Panginoon, hindi siya inclusive eh. Amen? I pray for them. Sa mga mananampalataya, I pray not for the world. Kasi ginawa nila yung dapat gawin niya sa libutan eh. Kung ayaw nila sa Panginoon, alam naman sila yung ano ng Panginoon, sundin. Hindi pwede yun. Kaya sabi niya, but for them that thou was given me, for they are thine. Ang panalangin, pinapanalangin ng Diyos na magkaisa, yung mga anak niya. Amen? Amen. Kaya yun yun. Kaya ngayon, kaya sa church, ha, huwag kayong, tulad nyo, mapapansin nyo, mayroon tayo sinisingle out minsan, di ba? Lalo yung mga matagal na dito. Basta ba ito sinabihan ganun, di aalis yan dito. Problema ba yon? In a way, sayang kasi nag-invest tayo dyan, ng oras, ng pagod. Pero kung ayaw nila dito, eh, ano gagawin natin? Ha? So, ang gagawin natin, bigyan natin ng tablet. Ganon. Ang tayo, milyonaryo. Kahit bigyan ng tablet, kung ayaw talaga salita ng Diyos, hindi natagal dito. Amen? Kaya huwag kayong magtataka pag may sinisigaw tayo, gusto lang natin magkaisa tayo, manatili yung mga gusto magtapat talaga sa Diyos, yung ayaw, ang pinunta dito, kung ano, ibang bagay, bayaan mo silang umalis. May parang kahapon may umalis sa GC. Okay lang yun. Matagal lang dapat umalis yun. Sino man yun. Anyway, unity as the agent for progress. Hindi ko po na ano yung lahat to. Pero nakita natin dito, magkakaroon lang ng progress pag may unity sa bahay, sa church, at sa ibang bagay. Patuloy po natin ito next time. Amen? Basta sabi dito, ang Panginoon na nga ay nag-pray. Ano yung sabihin yung pag-pray? Lalo sa Old Testament, ha? Sabihin nyo, parang hinihikayat ka. Okay? Pag nag-pray tayo sa Diyos ang hinihinga natin. Pero pwede ka rin sa Old Testament, puro, I pray thee. Ganyan lagi yun. Eh. So, yung nakikiusap ako sa iyo, nakikiusap sa iyo. Pag yan, mga binata dalaga, di ba? Sabi, pag sinabihan ka ng lalaki, I'm praying for you. Ano yung sabihin nun? Depende nga sa context. Pero madalas, di ba, kung pinag-pray ka niya, sabi na maging kayo later. Lifetime partner. Amen? Ang Panginoon, anong pinag-pray niya tayo na magkaisa?
So ngayon, yung mga yun, nag-pray ng ganun, okay naman yun, pero hindi ka naman pilit eh, di ba? Depende kung ano ba siya, karapat-dapat ba siya, gusto mo rin ba siya, ganyan. Pero kung ang Panginoon na nag-pray na magkaisa tayo, ano, susundin ba natin yun, no? Tayo yung balakin dun. O siyempre, alam natin, gusto ng Panginoon magkaisa tayo, magkaisa na tayo. Amen? Amen. Magkaisa ba kayo ngayon? Hindi pa. O yun, gawin natin, yun ang panalangin ng Panginoon. Mag-aisa tayo. Alisin natin ngayon yung mga alin? Yung mga sagabal. Ano yung bagitag na yun, ha? Envy. Yung mga leader dapat mag-aisa. So, hindi binanggit yung ano, pero dapat mag-aisa yung mga leader. And then, ano po? Away-away yung strife, alisin natin, nama. And then yung kasalanan, i-deal natin. Okay? Kailangan magkaroon tayong contrition. And then, alamin natin, maniwala tayo sa sinabi ng Diyos na later mangyayari lahat yan. Therefore, mag-hope tayo sa Kanya. And then, ayun, malaman natin na pinag-pray tayo ng Diyos, hindi lang sa maligtas, sa ibang bagay, mga sariling goal, hindi. Pinag-pray tayo ng Diyos na magkaisa tayo. Later, parang accomplish yung datang ma-accomplish progress. So, amen? Sa church and then sa lahat ng bagay. So, ilang po ngayon naman ay magpapatuloy natin yan. So, yun lang. Kaisa tayo. So, kung ano mang tumatakbo sa utak natin minsan na contrary doon, natalin nyo, tanongin nyo yung Panginoon. Okay? Sabihin nyo kay Pastor. Ano ba? Pastor, ba't ganyan tayo? Ba't wala tayong TV sa alaala? Ay, ganun ba? Tanong-tanong lang. Okay? Ba't ganyan yung policy natin, Pastor? Ba't tayo galit sa bakla? Alam nyo na yun. Okay? So, una, magkaisa tayo muna kay Jesus. Magkakaisa tayo sa Panginoon, pare-pare tayong ligtas. Yan tayong common connection. Hindi tayo magwawatak-watak. Amen? Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na patuloy sa aming series about unity and strife. I pray na sa church especially, magkaroon kami unity sa mga bagay na gusto mong accomplish namin. Malinaw naman yan, soul winning, Panginoon. Maligtas yung mga kaluluwa. Kaisang bawat isa, Panginoon, na ma-disciple, maglingkod kami sa inyo, mapapurihan kayo. Hindi lang sa panglabas, Panginoon, ng katulad ng maraming churches ngayon. At naggagayaan sila, Panginoon, puro pakitang tao, Panginoon. I pray na ang focus namin yung talagang kung saan tayo mautuwa. Yung pulon. Magkaisa kami sa ganung bagay. At may balakid, Panginoon, i-identify namin, then i-deal namin. Salamat po, Panginoon, sa aking pagkain, Panginoon. Maraming salamat sa naghanda. Patuloy kami, Panginoon, na nag-fellowship. Hindi lang sa inyong salita, Panginoon, pati sa pagkain at ibang bagay. So, bless you po ang aming kakainin, ang fellowship. Mamaya ang practice, Panginoon, pahinga ng iba, soul winning. And then, balik niyo po kami mamaya ang hapon sa final service, sa hapon at sa aming ibang activity, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.